You exposed the DOH before you left for your fight. Now it's been discovered the transfer o ang paglipat ng pondo mula DOH to DBM. Pero ang ginawa ng Pangulo ay dinepensahan niya etong si Michael Yang na siyang pinuno ng Formally Pharmaceuticals na malapit sa kanya, dati niyang economic advisor. Anong masasabi mo dito, Senator Manny? Dapat po ang ating Pangulo hindi po siya masyadong defensive sa kanyang mga tao na gumagawa ng kalokohan at lalong na itong korupsyon, dahil yan po ay talagang ayaw na ayaw ng sambayan ng Pilipino yung korupsyon na yan. dahil sa korupsyon tayo ay naghihirap, ang bansa natin walang development, walang paglago dahil po dyan sa cancer ng bayan, kundi yung korupsyon na yan. Kaya naniniwala ako na majority ng Pilipino ay galit din sa korupsyon at sasamahan nila tayo para sumpuin ang korupsyon at makita ang mga kawatan sa gobyerno doon sa kulungan. Okay. Now, Senator, si Christopher Lau was also a supporter of the President at inappoint siya as the procurement officer ng DBM. At sinabi ni Senator Bongo ay hindi daw niya ito naging former aide. Pero ang lumalabas, no, ay tila ang akusasyon ng ilan ay posibleng nilagay ang pondo talaga sa DBM para pagkakitaan at napunta ang kontrata dito sa Formally. Anong nakikita mong pananagutan ni Christopher Lau at nung Michael Yang? May nakikita ka bang katakataka sa paglipat ng pondo? May nakikita ka bang anomalya doon? Unang-una po, wala po sa constitution natin yung pag-transfer ng funds from DOH to DBM. Bawal na po yan. At yun pong transaction nila na dapat dumaan sa bidding, at yun pong murang, yun po ang pinili nila. Bakit napakamahal ng mga pag-purchase nila ng mga kagamitan o mga mask, ano mang mga pinurchase nila doon sa halagang itinransfer doon sa DBM. At ang pananaw po ninyo, si Pangulo kasi dinepensahan po niya si Christopher Lau. Ang sabi niya, eh kung 7 oras niyo naman tinatanong, kahit ako mawawala, di ako makakasagot. Hindi po yan ang dahilan, kasi siguro naman nakapag-aral naman siguro, abogado yan si Lau, at alam na alam niya kahit na 24 hours pa kung ano yung tama yung ginagawa niya, alam niya kung sasagot niya. Kami lamang, hindi kami, ang ginagawa lang namin, ang tungkulin namin para tanungin lahat ng possible na marinig namin in aid of legislation para ma-introduce doon sa mga kinaukulan yung dapat kasuhan at ipakulong. May ilang senador na sinabi they sense that the funds were pocketed in the 2020 purchase of these overpriced PPEs. Kumbaga, ang pananaw ng ilang senador, ibinulsa ang overpriced sa kinita doon sa mga overpriced na medical supplies. Naniniwala ba kayo, Senator Manny, na ibinulsa rin o may kinita, may korupsyon na naganap? Naniniwala po ako dyan kung overpriced yung pag-purchase ng mga kagamitan o yung mga face mask na sinasabi natin. Siyempre, bakit ka doon sa mahal? May mura naman na pareho lang ang quality. So, yun po ay talagang imbestigahan natin mabuti at ipakita natin sa taong bayan na sila ay mabigyan ng hustisya. Naglabas ng statements si Senator Bongo at sinabi niya, galit po kami sa magnanakaw. There is no grand scheme ng pagnanakaw. Ang sabi ni Senator Bongo, gusto lang ng kalaban to discredit the COVID response of this administration. Naniniwala po ba kayo na walang kumbaga plano ng pagnanakaw sa stilong ginawa ng DOH hanggang sa nahuli po ng Senado? Naniniwala ba kayo sa sinabi ni Senator Bongo? Alam mo, Karen, sa totoo lang, tanungin mo ang taong bayan, itabihin mo sa taong bayan na walang korupsyon na nangyayari. Magre-resign po ako kung
ganyan sabihin na walang korupsyon sa gobyerno ang na nangyayari ngayon. Marami po. Naway, sino man yung nagkasala o nagnakaw, makawatan dyan sa gobyerno, ipakulong natin. Sama-sama po tayo para maimbestigahan at mabigyan ng hustisya ang ating mga kababayan na matagal nang naghihirap at nagsikripisyo. Manny, tinawag ito ni Senator Franklin Drilon na premeditated plunder. Ang ibig sabihin, pinagplanuhan daw na nakawin ang pera ng taong bayan. Yun daw ang planadong estilo, kaya inilipat daw ang pondo at dun sa kumpanyang Formally Pharmaceuticals ibinigay, at nangyari pa yun nung si Christopher Lau ang pinuno ng procurement. Ito ang sinabi ni Senator Drilon. Sang-ayon ka ba sa sinabi niya na pinagplanuhang nakawin? Premeditated plunder ba ito? I agree with what Drilon says na talagang pinagplanuhan yan. Unang-una, yung pag-transfer ng funds galing sa DOH to DBM, bago yata yung pangyayari na yan. At pangalawa, yung mga pagplano na nag-purchase na malaking nilakihan yung presyo ng pag-purchase ng mga face mask o anumang mga kagamitan para sa to solve this COVID, yan po ay talagang walang pwedeng mag-isip na hindi planado, no? At gusto ko, alam mo, sa puso ko nararamdaman ko yung hinaing at daing problema ng ating mga kababayan na nahihirapan, dumadanas ng gutom. Yan po ang importanteng alalahanin natin. Asinsya na kayo. Okay. Pero palagay po pa ninyo ay kinukonsinte ng administrasyong ito ang nangyari po sa DBM. Kasi ang nangyari, nagalit si Pangulong Duterte sa mga senador. Hindi po dapat magalit ang ating Pangulo dahil hindi naman namin siya kinakalaban, kundi ginagawa namin yung tungkulin namin to investigate in aid of legislation. Ano man yung mga katanungan, karapatan namin yun na magtanong kung ano yung possible question pagdating sa investigation na makatulong doon sa goal namin na ma-come up na, sabi nga, in aid of legislation. Oo. Ang tanong ko, Senator Manny, paglabas mo ba ng quarantine? Kailan ba ang labas mo sa quarantine? Next week pa po. Next week. Sumali ka ba sa Senate Blue Ribbon Committee hearings? Nakisapi ka ba doon? Sasali po ako sa sunod na paglabas ko rito. O kung hindi pa ako nakalabas, sasali po ako by Zoom lamang. Oo. Kasi ang nangyari, sinabi sa sagutan ngayon, sinabi ni Senator Richard Gordon, baka dapat imbestigahan na rin si Senator Bongo. Sabi naman ni Senator Bongo ay dapat si Senator Gordon ay huwag makisapi na sa hearings kapag PhilHealth pinag-uusapan. Ang tanong ko, dapat na bang imbestigahan si Senator Bongo? Depende po yan. As I chairman on Ethics Committee, kung may mga reklamo po na may submitted sa committee ba ko po, narapat lamang na aksyonan ko. Oo. Pero didinay ni Senator Bongo na malapit siya kay Christopher Lau. Pero dahil sa connection na yon, palagay niyo ba dapat siyang imbestigahan? Dapat pong tanungin kasi nililink po yung pangalan niya doon kay Christopher Lau, at mabigyan ng linaw ang taong bayan kung sino si Christopher Lau at ano ang connection niya, ano ang relationship niya kay Senator Bongo. And I hope na yung mga tanong na i-ask sa kanya o kay Christopher Lau ay hindi ma-open si kasama kong Senador Christopher Bongo, dahil ginagampanan lamang ang tungkulin namin para mabigyan ng lunas o clarification ang lahat ng mga issue in aid of legislation. Okay. Anong masasabi ko naman, ito na lang huli sa isyung ito, na si Michael Yang
dinepensahan siya ng Pangulo, pero itong kumpanya niya, itong Formally Pharmaceuticals, binuulang noong 2019, may paid-up capital na 500,000, pero 9 bilyong piso ang kontrata niya na nakuha sa DOH. Kung may nilabag po yan, ang company ni Yang, eh dapat po maimbestigan at mabigyan ng katarungan ng ating sambayan ng Pilipino. Bagong company, nakapag-transact ng billion-billion na halaga. Parang unusual po yan sa ating gobyerno na nangyayari. Unfair doon sa mga datihan na may mga malawak na ang experience pagdating sa mga ganyang transaction, eh hindi sila nakapag-bidding o nakakuha ng project sa ating gobyerno. Okay. Senator Manny, bago kayo umalis ng Pilipinas nga, in-expose nyo ito, at si Pastor Kiboloy, inakusahan din kayo. At sinabi nga niya, meron rin kayong proyekto sa Sarangani na may presyong 3.5 billion pesos. Kumbaga, ito ay akusasyon na questionable rin ang mismong pagkakagawa niyo sa proyektong ito. And the accusation is there's also overpricing and accusations of possible anomalies dito sa proyektong ito. Unang-una, what do you plan to do with that accusation of Pastor Kiboloy now that you are back in the country? Unang-una, Karen, salamat sa pag-mention na issue na yan. Alam mo, patawarin ako ng Panginoon, pero hindi po talaga yan totoong pastor. Kasi gumagawa siya ng mga fabricated story. Yung video na kinuha nila, yung pinalabas nila, building po yun nung maliit pa bata pa ako, nung itinayo yun, 1996. Yung building na yun. At yung tunay na mga buildings na pinatayo natin, eh hindi po nila kinunan, hindi po nila pinakita. Mga bagong building po. At yung 3.5 billion po, hindi po yan doon sa Sarangani. Ang halaga ng project lang po doon sa Sarangani is nasa 300 to 500 million lang po. Yung 3.5 billion po, project po yan nila pagkakalam ko under kay Senator Bongo doon sa Bataan, sa sports po yan. Hindi po yan doon sa Sarangani. Ito si Kiboloy po pumapasok o gumagawa ng issue na hindi po niya alam. Dapat hindi siya makikialam sa gobyerno. Mag-focus na lang po siya para doon sa pag evangelist sa kanya, mga disipulo na niniwala po sa kanya. Hindi po tama yung ginagawa niya. At yan po ay pananagutan niya sa batas. At plano ko po na mag-file ng kaso against him dahil po sa kanyang paglabag. At gumagawa po siya ng kwento na hindi naman po totoo. At yan po ay pananagutan niya sa ating gobyerno, sa batas. Ang ibig mo sabihin, Senator Pacquiao, ay plano mong kasuhan si Pastor Kiboloy? Yes po, magpa-file po ako ng case against him. Dahil ano po ang kaso, Senator Pacquiao? Is it slander? Ano po? Hindi lang po siguro isang kaso, pero we will announce po yan paglabas ko dito sa quarantine. At informal announcement na may announce yan, kasama yan doon, at saka pupunta ako mismo magpa-file ng case against him. At desidido na kayo dito, Senator Pacquiao, nakasuhan si Pastor Kiboloy? Desidido na po ako dahil may gobyerno naman tayo at pinagkatiwalaan natin na lahat ng may kasalanan ay idaing natin sa gobyerno at mabigyan sila ng mabigyan ako ng katarungan at parusahan sila ng ating gobyerno. Siguro ang tanong ng ilan ngayon, would that be wise na kasuhan si Pastor Kiboloy given marami po siyang supporters at followers, at kung plano po ninyong tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2022, baka ang tanong ng ilan yung supporters, kailangan niyo pa ba ng kaaway? Hindi po ako tumatakbo para i-place ang lahat ng mag-compromise ako sa mga masasamang bagay. Tumatakbo po ako para ipaglaban ang tama
at karapatan ng sambayan ng Pilipino at para sa paglago ng ating bansa. Yan po ang adikain ko kung sakaling ako ay tumakbo doon sa pinaka-highest position or magbalik sa Senado. Yan po ang aking, nandito ako sa posisyon na to, hindi para sa sarili ko, kundi para sa karapatan ng mga Pilipino. Kaya nga, dahil nanindigan ako sa tama, nanindigan ako sa ipaglaban yung mga karapatan ng aking mga kababayan, eh maraming mga kaibigan na lumayo sa akin at kasi nanindigan ako sa tama. So yan po, mas importante sa akin ang karapatan ng mga mamayang Pilipino kinabukasan ng ating bansa.